Anong korte naman po ang dapat mag-file at yung may jurisdiction sa pagfa-file ng writ of amparo? Okay, ito dito tayo sa jurisdiction. It is a yung tinatawag na jurisdiction, any court. So, hindi pwede na may first priority to or yung ang word na ginamit ng batas concurrent jurisdiction. Hindi concurrent, pwede mo i-file sa isang court, pwede mo file sa ibang court, pwede ganon. Like for example, ang jurisdiction with respect to writ of amparo, you can file it to the regional trial court where the unlawful act or omission was committed. Okay, so pwede sa RTC, or kung ayaw sa RTC, pwede kang pupunta sa Sandigan Bayan, sa Court of Appeals, sa Supreme Court, or any justices of the Supreme Court. So, hindi kailangan na CA, hindi kailangan sa Supreme Court, pwede sa RTC. The RTC has jurisdiction where any of the unlawful acts was committed. So, ito yung issue, MJ, I think that's 2 weeks ago, yung sa issue about sa may nilipat yung temporary protection order from the regional trial court sa RTC Davao. Sa RTC Davao, dapat daw may jurisdiction is RTC Quezon City. Yung order kasi ng Supreme Court is with respect to the criminal cases involving Pastor Kibuloy and yung iba. But hindi kasama yung members of the KOJC. So any member of the KOJC can still file. That's why yun ang issue dyan. Can file it with the regional trial court of Davao City where the unlawful acts, the alleged unlawful acts was were committed. So yun yan. So pwedeng i-file dapat yun sa RTC Davao, but unfortunately parang naiba yung decision ng Court of Appeals na which hindi naman tayo isang ayon doon kasi yung order ng Supreme Court na ilipat ang mga kaso from Davao City to Quezon City only refers to the criminal cases of Pastor Kibuloy and yung ibang mga co-accused niya. Hindi kasama yung mga all the members of the KOJC. And hindi din kasama doon yung eskwelahan, yung GMC, hindi rin kasama yung mga ibang mga foundations. To clarify, Kuya Mark, ang kunyari nag-initiate ang writ of amparo sa RTC of Davao. Is this enforceable, kunyari, sa Makati? Yes. Ang sabi ng batas, kahit na ang nag-issue is RTC Davao, it is enforceable anywhere in the Philippines. Kasi kahit na regional trial court lang yan, as a rule, dapat doon lang sa jurisdiction niya ang enforceable. But hindi. Ang writ of amparo, it is enforceable anywhere in the Philippines. For example, ang writ of amparo was issued in Cebu City, it's still enforceable in Quezon City, in Makati, or even in Davao, enforceable yan. Kasi sabi ng batas, writ of amparo is enforceable anywhere in the Philippines. Kahit na inisyo lang yan ng RTC Davao, RTC Cebu, RTC Butuan is enforceable anywhere in the Philippines.